Welcome back sa akin channel mga ka-prank. Ito nga. Direct to the point na tayo para mas masaya. So, may isang lumapit sa akin kanina, nag-request. Sabi niya na, "Sir, baka pwede kang mag-vlog regarding paano mag-apply ng sa Air Force o Candidate Soldier or CS." Tawag nila doon sa amin pag mag-training ka o apply. So, pero bago yan, ito muna ang requirements. Yan. Yo. Yo. So, yun nga. Kung hindi nyo ganong nabasa mga ka-prank, iyan ko lang sa link o yung website mismo ng Philippine Air Force para sa mga gustong mag-Air Force dyan. Nananaan yung mga boys natin dyan na maging Air Force ka eh, chick boy. Yeah. So, first requirements is, ano ba to? Accomplishment application form. So, may pipilapan kang form. Pag napunta ka dun sa website na yon, meron kang pipilapan dun. Yun, iano nila na yun. Pinapost nila yon. So, pag na-applyan mo yon, send mo sa kanila yon. So, after nun, bimessage sila sa'yo. Kung kailan ka mag-exam o kailan yung schedule nilang exam sa nearest base mo na lang. Kung saan ako, halimbawa is sample is dito ka sa Florida ka, so nearest base mo is the Bus Air Base. Kung nasa Angeles ka, nearest base is the Clark Air Base. Anong ganun? Manila ka, nearest base is Villamor Air Base. So, next is ipiprepare mo to. No? Lalo-lalo na pag dahil pupunta ka na sa exam day mo. No? Yun. So, birth certificate. So, original and photocopy. So, dalawa yan. No? Yung original niya ay photocopy niya. O, dalawa nga naman. Kailangan din yon. So, ito. Sa letter C, ang isang kailangan is transcript of record or TOR. So, college or K-12. So, K-12 kasi na ano nila yung 72 units. So, kung undergrad ka, dapat makaroon ka ng 72 units above. Pero mas maganda kung mag-a-apply ka, graduate ka. So, wala kang ka-problem-problem. No? Yun lang. So, ito. Letter D is 2 pieces of 2x2 ID picture with background. With white background pala. Tanga-tanga ko naman. Nga, no? So, sa E, other essentials document like Armed Forces of the Philippines. Yan. So, yung service aptitude test, yung APSAT. Yan. Kailangan mo ng individual result form mo yan. Kailangan mo yan. Taken, original and photocopy. So, yan ang mga kailangan pag nag-apply ka ng Air Force. So, sundalo. Kahit saan yan, Marines, Army, yan ang mga kailangan ngayon ng ating mga ng Philippine Air Force, ng AFP, yan ang kailangan. Dati kasi, alagay dyan, pleasing personality, pleasing personality, yan, ganun. Tapos, may height requirements. So, sa height, kakaalam ko, sa babae, 5 flat pataas. So, kung 4'9 ka, ay wala. Medyo delegado ka. Delegado. Diba? Sa lalaki, 5'4 pataas. Hindi ko sigurado kung 5'4 ngayon o 5'5 na eh. No? 5'5. So, ako 5'8 na niyap ako. So, wala nang problema na nag-apply ako. Yun, no? Ano? So, ayan yung mga kailangan. So, after nan, mag-exam na kayo. Mag-exam na. Medyo, ang exam, hindi ko masabing madali o mahirap. Mas na importante dyan, mag-aral ka. Yun lang. Mag-aral ka. Yan eh, may oras. Ang exam na yan is may oras. Madali lang para naman sa akin kung talagang mag-aaral ka. After nun,
i-text ka kung nakapasa ka na. So, may nag-text na sa'yo, blah, blah, you pass, you're scheduled by physical. So, schedule physical na tayo. Diba? Schedule physical ka na. Yung physical, wala ka rin naman diferensya, wala kang sakit. Okay na okay. Diba? Wala kang problema. So, pasok ka na ulit sa panibagong ano natin. Linya pupunta mo para makapag-training ka. So, after nun, may PFT. So, the physical fitness test, PFT. The 3.2 kilometer, the push-up, and the sit-up. Medyo may kahirapan kung nirelax mo yung katawan mo, hindi ka sporty. Pero, para sa akin kasi, ganyan, makwento ko lang, magkwentoin. Malam ko kasi mag-apply ako ng nalunod. Bago pa lang ako mag-apply, tingin ko na agad yan, jogging, basketball, push-up, nagpapalakas na ako. Dapat ganyan din ang ganyan. Yan din yun. Yun ang mga bigay ko sa inyong mga tip. Para pagdating mo, hindi ka na mabibigla. So after nun, ng physical fitness test, going to last portion of ano nyo, board interview. So sa board interview, okay, masyadong nervous din kasi. Hindi naman kayo papatayin dyan eh. Wala naman pinapatay sa board. So, mga question lang naman dyan eh. Introduce yourself. Yan, mga tip ko sa inyo. Introduce yourself. Hobby. Ano ka ba sumayaw? Etcetera, etcetera. Bakit ka pumasok sa Air Force? Bakit gusto mong maging sundalo? Diba? Ang taas na ng sahod ng sundalo ngayon. Usukusukan ka pa. Apply ka na, di ba? O, ito pa. So, mga following are the sum of the benefits CS applicant may receive. Pero yung mga applicant ka pa lang. Huh? Nagsimula ka na mag-training, meron ka ng pay and allowances, saan ka ba? Siguro ng mga ano to, approximately mga 30,000 plus 35, 36 something lang, training ka pa lang ha, saan ka pa, diba? Tapos insurance and health benefit, meron ka na kaagad, mga kabrang, saan ka pa? Ito pa. Billeting and housing privilege. Pero kasi ako, dati ako may bahay dun sa base. Nang lumabas ako, nagpatayo ako ng sarili kong bahay dito sa labas. So, pangarap ko rin kasing magkabahay ng sarili. Ano? Pero ito, privilege to. Billeting and housing. Saan ka pa? Ano pa ba bang ano? Opportunity to lead in the Air Force. Diba? Ba ito? Job security. Opportunities for postgraduate student from both local and abroad. Ba? Pwede ka bang mag-ano mo dito, no? Schooling abroad, blah, 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 di ba? Saan ka pa? Mag-Air Force ka na, boy. Di ba? So, yun nga. Nakaka-prank. Yung iba kasi, isip niya, napakahirap ng training niya. Pagdating mo sa training niya, parang ganyan, yan. Para sa akin kasi, ang tip ko dyan sa inyo is, pagdating nyo dyan sa training, naka number one tip. Maging masaya ka lang. Loom mo lang yung pinapagawa sa'yo. Kasi sigurado masisaya na kasi para din sa inyo yan. Parusa, aral, ibang klase. So, matututunan mo talaga kung paano maging sundalo. Tinatanggal lang natin yung civilian attitude para hindi ka maging relax. Pagka-graduate mo ng CS. So, pagdating ng CS, pagka-graduate mo, ba, isa ka ng Air Force, isa ka ng Airman o Airwoman. Nasasahod na ulit ng mas mataas. With bonuses. Saan ka pa? Ba? Ka-play ka na. Napakadali lang. Iyan ko yung link dyan ng website ng Air Force para malaman mo kung paano. O, di ba? Ganun lang yan mga kabrang. Ganun lang yan kadali. So, ano nan? Luto na muna ako. Hinahanap ako ni Commander. No? Sana naman eh, mga gustong magsundalo dyan, maging hindi lang Air Force, Army, Marines, Navy, Coast Guard,
Oh, PNP. Sabihin na natin, no? So, kung anong nasa ano nyo, puso nyo, pasukin nyo na kasi iba ang benepisyo ngayon sa man in uniform. Mabubuhay ka na hanggang pag-retired mo, ang buong pamilya mo may pension din. Pag namatay ka, may pension ng pamilya mo. Hindi kayo zero. Huwag lang discharge. Diba? So, mga kaprang, kananan. So, mga katanungan, siyempre mag-comment lang kayo kung gusto nyo, i-message nyo ako. O mag-comment lang sa comment box ko para masagot ko yung mga tanong nyo regarding yan, lalo na sa mga gustong maging sundalo balang araw. Maraming salamat ulit mga prank, pang ilang paalam na magkalangan ng magluto. Serbisyo.